Guys, welcome back on my channel. It's me again, your Ate Dolls. Yes, tama po yung nakikita ninyo dyan sa title at thumbnail ng aking video. This is all about gore na nakapag-lighten talaga ng aking scar. Disclaimer first before anything else, guys. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko ina-advise na gamitin ninyo ang gore sa inyong buong katawan, lalong-lalo na dyan sa inyong mga face. Ito ay ginamit ko lamang sa aking legs. So, kung gagamitin nyo yan, bahala kayo. Ito nga pala, hindi, joke lang. Kung gagamitin nyo yan, yan po ay inyong magiging responsibilidad. Hindi kay Ate Dolls, ha? Hindi naman sinabi ni Ate Dolls na gamitin nyo. So, yun nga, ngayon sasabihin ko na sa inyo, papakita ko na kung gaano kalaki ang naitulong ni gore doon sa aking scar. Before anything else din pala, ay sasabihin ko muna sa inyo kung saan ko ba kinuha, nakuha yung aking peklat doon sa aking legs. Ayan, noong 2010, ako po ay nagpa-practice na mag-drive ng motorcycle. Mayroon doon part na mainit dahil ako ay nabuwal dahil doon sa putol na humps. So, marunong na akong mag-drive ng time na yun. Nakailang drive na nga ako, nakailang pagmamaneho na nga ako, kahit yung may sidecar na motor is alam ko nang i-drive. So, ang nangyari kasi is gabi noon at umuulan at medyo madilim. Mayroong putol na humps. May putol na humps sa gilid. So, hindi ko nakita is dumaan ako doon. So, imbis na bawasan ko yung bilis, speed ng motorcycle is nadagdagan ko pa siya. Ayan, yun ang nangyari sa akin. So, alam nyo na ngayon kung bakit ako nagkaroon ng scar sa aking legs. And then, magtungo na tayo doon sa ating pinaka main na focus. Ito yung Gore Whitening Cream. Ito is from Pakistan. Meron siyang, ano, yung nakalagay dito sa likod. Sorry, naitapon ko na yung box, ha. Ang nakalagay dito sa likod is a product of Age Pharmacy. O nga pala, ito, merong ibang gore na hindi, walang nakalagay na ganito. A product of Age Pharmacy, Lahore, Pakistan. Walang nakalagay na ganun. So, ito na nga yung ano, nagamit ko na yung isang piraso. Ayan. In order to ng kumari ko at hindi ko alam kung saan niya in order. Alam ko isa Facebook niya to in order. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung saan. So, hindi ko naman din alam paano ko sasabihin. Pina-order ko nga lang to sa aking kumari. So, ayun na nga guys. Before, hindi ako makapag-short kasi para siyang birthmark, alam niyo yun, or parang pasa na black lang. Ang sabi nila sa akin dati ng mga friends ko, okay lang, hindi halata, ano ka ba? Sige na, mag-short ka. So, ang inyong Ate Dolls is medyo nahihiya-hiya pa din. So, sabi ko, ayoko talaga mag-short, kitang-kita naman kasi talaga sa legs ko eh, masyadong nakikita, lalo na kasi maputi ako. Kasi nga siya, depende yan yung magiging kulay ng o epekto sa balat ninyo noong init ng motor o yung tambucho na sinasabi, kung kano mo na siya katagal ginamit. So, yun nga. Medyo matagal nang nag-ikot-ikot. So, ayun, na-aksidente. Kaya mainit na talaga yung part ng motorcycle na yun. So, talagang matutuklap yung balat mo kapag nadikit ka doon. So, kung sino man yung mga nakaka-experience dyan na may experience na ganito na hindi nyo alam kung paano yan tatanggalin, ayan, ito na yung sagot. Gumamit kayo ng gore. But, eto pa din ang sinasabi ko. Huwag ninyong gamitin everyday ang gore. Dahil ang gore ay mataas daw. Hindi ko pa rin talaga siya ma-advise totally sa inyo na gamitin ninyo yung gore. Is mataas daw po ang kanyang mercury. Ayan. Yung mercury content niya is sobrang taas. Kaya nakakatakot din talaga. But, madami akong mga kaibigan dito na gumagamit ng gore. Huwag mong anuhin, is na ben. Gumagamit sila ng gore para sa kanilang underarms. At na-try ko din yan. Pero, kagaya nga na sinabi ko, hindi mo yan aaraw-arawin, ha? Huwag mong araw-arawin gamitin si gore. Uy, masama din yung araw-araw. Kaya, dapat kayo, lahat ng sobra-sobra is lagi yung masama. Ako, sa legs na nga lang to, na napakalayo pa dito sa bituka. Hindi ko siya ginagamit everyday. As in, 3 times in a week ko lang siya ginagamit. 3 times a week ko lang talaga ginagamit itong sigore. Mamaya after ng video na to, is ipapakita ko sa inyo yung ibang mga clips na ginawa ko before.
nung hindi pa ako masyadong nakapanood kasi ako ng ano nito, ng review na nakakapuputi daw siya ng kilikili. So, yung kumari ko, sabi niya nag-try siya. O order daw siya ng 6 pieces. Hati nga kami, 3 sa kanya, 3 sa akin. So, sabi ko, sige. So, nung time na yun, yung kasagsagan na yun sa Jessica Soho, is nakita ko madami talaga may mga nag-complain about dito kay Gore na mataas nga daw ang mercury content at may mga masasamang mga bagay na nangyari sa kanilang balat. Sorry po sa inyo kung dun sa mga may bad experience sa Gore, kung medyo nakagawa pa ako ng video sa ngayon kasi gusto ko lang din naman i-share ko ano talaga yung nakapagpawala kasi meron nga nagtatanong pag umuwi ako ng Pilipinas, uy, wala na yung ano mo? Wala na yung paso ng tambucho mo? Ano yung ginawa mo? So ayun, sinabi ko ganun yung ginawa ko pero sa Pilipinas yata hindi ko alam kung madaming nabibili. Pero dito, meron pa rin nabibili. But, yun nga, ito nga ay hindi na ulit kami bumili. Meron pa naman tong isa. Ayan, meron pa naman siyang isa. Ganyan yung pinakaloob niya. Ayan. Ayan, ito na lang yung inuubos ko. Meron pa naman talaga ako nito. Yung isa ay tinapon ko na. Kasi sobrang takot ko. Akala ko baka, kasi kumisan, alam mo ba, nakaka-tempt din na gamitin mo siya sa face. Kasi ang ganda talaga. Twice ko siya ginamit, guys, ha? Twice ko siya ginamit sa face ko. Pagising ko sa umaga, hala, ang ganda ng face ko. Ang ganda ng outcome ng face ko. So, natakot naman ako na gamitin. Uy, naglalagay ako. Natakot akong gamitin siya everyday. Kasi yun nga, yung sinasabi nila na, naku po, sabi nga nun, nangitim, daming nangyari sa, imbis na gumanda yung balat niya, lalong pumangit yung balat niya. Pero yung mga kaibigan ko naman dito na gumagamit ng Gore, wala naman side effect sa kanya, sa kanila. Siguro talaga is nasa paggamit din yan or depende rin sa balat, sa reaction ng iyong balat. So, yung mga balat namin is medyo makapal at hindi naman din masyadong nagre-react si Gore. So, kinukontinuous nila yung paggamit. Marami pa po talaga ang gumagamit ng Gore. But then again, hindi ko ina-advise sa inyo na gamitin nyo si Gore. Hindi ko na alam kung magkano ang price nito. Nakalimutan ko na actually. Hindi naman ito kamahalan. Hindi siya kamahalan. Kagaya ng mga branded na mga local branded na mga anti-scar, yung mga ganun. Napakamahal nun. Ito, sobrang mura lang. Kaya natuwa ako sa resulta. O, so kung gusto nyo makita yung resulta, please, keep on watching sa mga susunod na clips. Guys, ito yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na paso ng tambucho ko. Yan yun. Yan yung nung na-aksidente ako. So, dahil dyan, sabi nila, mukha lang naman daw birthmark or pasa. Kaya pwede, sabi nila, ba't di ayaw mo mag-short? Nakapokus lang yan, guys, ha? Kaya parang sobrang laki. Ayaw nilang mag-ano, ayaw mo daw mag-short, sabi nila. So, sabi ko, hindi pa ako ready kasi nga yung ano ko dyan. Yung yaan nga yan, medyo maitim siya kasi. Sabi nila, parang pasa lang naman, walang problema dyan. Pero ayoko pa din. Guys, after a week, 1 week na to, 1 week ko na siyang ina-apply yung Gore. So, medyo makikita mo talaga na may difference talaga siya, as in big difference. So, ibibigay ko ulit sa inyo yung update, okay? Hindi ko talaga ina-advise na gamitin nyo to sa mukha nyo. Ito malayo lang talaga to sa ano, ha? Malayo lang talaga to sa bituka. Kaya, yan, pwede ko sa inyo ibigay yung na gamitin nyo sa mga ganyang-ganyang bagay lang. Pero sa mukha, huwag, ha? Ayan na siya, after 3 weeks, guys. Ayan na. Nag-lighten talaga siya, di ba? So, ngayon, is pawala na talaga siya. As in, sobrang Gore lang pala talaga ang makaka-help na mag-lighten yung paso ng tambucho ko. Yan, yan yun na. Update after 3 weeks. Less than 1 month. Ayan na siya, oh. Makikita mo na talaga yung difference niya after a week, di ba? After ng ilang weeks, makikita mo na talaga yung difference niya. See? Konti na lang siya. As in, talagang nawala na siya, nawawala na. Kapag makikita niyo siya sa personal, hindi niyo na mahalata yung paso ng tambucho nga sa ngayon. So, ayun na nga, nakita nyo na yung mga ilang clips na inilagay ko dyan sa aking video na noong mga hindi pa gaano akong gumagamit ng Gore, noong mga ilang weeks pa lang bago ko nagamit itong si Gore. So, yun nga lang, disclaimer lang, please, hindi ko po ina-advise na gamitin nyo to, but nasa sa inyo na po yan, kasi marami na nga nagsasabi, baka naman kasi may fake, diba? Baka naman nga naman may fake, o, diba? Kaya nagkakaganon. Kasi meron din akong na-experience, sabi nila, wala daw itong nasa likod na to, wala yung nakalagay na a product of H Pharmacy Lahore, Pakistan, wala daw nakalagay na ganun. So, hindi nga daw sa kanila effective yun. Diyos ko, ang init, pinagpawisan ako. So, yun lang guys, maraming salamat sa inyo. At sana ay meron kayong napulot na
nakatulong. I mean, sana ay nakatulong sa inyo. Siguro ito, I think, magiging effective doon sa mga, mayroong mga, ano ba yung tawag sa mga black na ano? Black dyan na peklat galing sa, ano ba yan? Galis ba kung masasabi nila yon? Yung mga may itim na peklat, I think is okay na okay to. Kasi ginagamit ko siya sa aking siko. Sa aking siko, knee, at sometimes sa aking kilikili. Eh, talagang maputi naman talaga siya. Pagising ko nga nung umaga na yun, nung ginamit ko sa face ko, talagang kitang-kita mo, nag-glow yung face mo. Parang alam mo yung pores mo na pinasok niya lahat yung product sa loob, and then shiny siya paglabas. Ganun yung epekto niya. Pero kasi, takot na takot nga akong gamitin siya, so diniscontinue ko siya sa aking face. Twice ko lang siya ginamit, kasi nga dun sa balita na mataas nga ang mercury content nitong Sigore. So, sa legs ko lang siya talaga inilagay. Ay, gusto nyo palang makita yung sa legs ko. Wait lang, ha? Ayan siya, oh. Ewan ko kung makikita nyo, kung mapapansin nyo siya dito. Kung mapapansin nyo pa siya dito sa part na to. Ayan. Ayan, yun yung ano, yun yung aking peklat. Ayan, Diyos ko po, diba? Pinakita ang kapeklat pants. Pero ngayon, nakakapag-shirt na ako. Nakakapag-dress na rin ako. Nakakapag-skirt na din ako. Dahil nga dyan sa tulong ni Gore. So, hindi ko alam kung magpapasalamat ako or what, or hindi ito sponsor, ha? Binili namin to, in order namin to. At yung sa kumari ko nga pala before is yung kilikili niya is hindi siya makapag-sleeveless. Sorry, mari ko, ha? Sabi niya is parang, oh talaga, parang sing-itim ng kaldero. Ganon! Parang sing-itim ng kaldero yung aking ano, pero ngayon, uy, natanggal yung aking hikaw. Sing-itim ng kaldero yung aking kilikili, pero ngayon, sabi niya, pero ngayon is talagang white na. As in, nag-white. Ewan ko kung bakit, ha? Pero nag-white talaga yung kilikili niya. I think hanggang ngayon is gumagamit pa rin sila, gumagamit pa rin sila ngayon ng Gore sa kanilang, hindi nga lang everyday, ha? Kaya gaya na sinabi ko, huwag abusuhin ang paggamit ng kahit anong produkto. Wag na wag nyo pong aabusuhin. O, yan lang. Sumobra na naman ang haba ang video na to. Maraming salamat sa mga patuloy na nanunood at sumusuporta sa aking channel. Please, kung nagustuhan mo itong aking video ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-like na rin. Kung gusto mong i-share, sige lang. Why not? Coconut, diba? Bye-bye! God bless everyone!